ka, mabaho ang hininga ng alaga ko, meron siyang bad breath, ano po kaya ang magandang gawin o remedyo sa ganito? Ito po ang sasagutin natin ngayon sa video ko na ito. Magandang araw po. Ako po muli si Dr. Jufel Fernandez, isang veterinary doctor. Okay, so bago natin pag-usapan sa kung ano ang magandang gawin o remedyo sa mabahong hininga ng iyong alaga, maganda na maunawaan muna natin ang mga dahilan nito. Ano, kasi dito po nakadepende ang desisyon sa kung ano ang magandang gawin. Unang dahilan ng mabahong bibig o hininga ay itong periodontal disease or gum disease. Ito po talaga ang pinakakumon na dahilan ng mga bad breath na yan sa mga aso o kahit sa mga pusa, kung saan nagkakaroon ng tartar buildup sa ipin, gingivitis o pamamaga sa gilagid, pagkakaroon ng infection, hypersalivation o paglalaway, at kalaunan ay magkakaroon na ito ng tooth decay. At ang ending, mabaho ang bibig o hininga. Kung bakit nagkakaroon ang mga aso ng ganitong problema ay malaking factor dito ang pagkain o kinakain ng aso. Pangalawang dahilan ng mga bad breath na iyan ay itong indiscriminate eating behavior and coprophagia. Ito po yung mga aso na kumakain ng kung ano-anong bagay, kumakain ng mga panis o bulok na pagkain, nangangalkal ng basura, at malala ay yung mga aso na kumakain ng pupo. Ito po ang tinatawag na coprophagia. Isang uri po ito ng abnormal behavior ng mga aso. Kaya sa mga ganito, walang duda, mabaho at nakakadiri talaga ang bibig at hininga ng alaga natin. Okay? At pangatlong explanation ng mga bad breath na yan ay itong mga internal diseases. So, halimbawa nito, mga kidney disease, intestinal diseases, liver disease, pancreatic disease. So kapag may ganitong sakit o internal disease ang iyong alaga, pwedeng isa sa mga manifestation na lalabas ay mabahong hininga. Ngayon, ano po ba ang magandang gawin kapag may bad breath ang iyong alaga? Okay, so ang pinaka magandang gawin sana talaga ay ipasuri ang aso o pusa sa doktor, no, para ma-examine na mabuti. No? So physically, ma-examine ang oral cavity kung may periodontal disease, makuhanan ng dugo para malaboratory, at ma-rule out kung may internal disease ang aso, katulad nga ng mga nabanggit ko, kidney disease, liver disease, at iba pa. Para kung may internal disease, ay mabigyan ng kaukulang gamot, no, depende sa klase ng internal disease. Samantala, kung periodontal disease naman, ay irerekomenda ng doktor ang dental prophylaxis or dental procedure. No? So sa procedure na ito ay pinapatulog ang aso, at habang tulog ay nililinis mabuti ang ipin, binabakbak ang mga tartar, at binubunot ang mga bulok o sirang mga ipin. Kaya ang resulta, malinis at tanggal ang bad breath ng iyong alaga. So ganyan po ang ginagawa ng mga doktor. Ngayon, kung hindi nyo pa madala sa veterinary, pansamantala ay pwede niyong subukan itong suggestion o remedyo na ituturo ko sa inyo. Okay, so una, toothbrushing. So, toothbrushin ninyo ang inyong alaga once a day or once in every other day. Bumili po kayo ng toothbrush and toothpaste na dinisin nyo pang pet talaga. No? So, hindi po pwede ang human toothpaste. Ha? So, masama po sa aso ang toothpaste natin, kaya bawal po itong gamitin sa kanila. Pangalawang remedyo na pwede ninyong gawin ay ang pagbibigay ng mga dental chews, dental treats, and dental formulated na mga pagkain o dog food. So malaking tulong po ito para mabawasan at maiwasan ang mga periodontal disease na yan. Kaya kung bumili lang rin naman kayo ng dog food o mahilig kayong magbigay ng mga dog treats sa inyong alaga, mas magandang ibigay na dog food or dog treats sa inyong may benepisyo sa kanilang ngipin. Pangatlong remedyo ay ang pagbibigay ng probiotics. No? So, mabuti at effective po ito, especially sa mga bad breath na may kaugnayan sa mga intestinal diseases. No? You can use plain yogurt. No? So, huwag po yung flavored or sweetened na mga yogurt, dahil nagtataglay po ito ng mga ingredients or pampatamis na masama or toxic sa mga aso o pusa. So, bigyan nyo ng 1 tablespoon kung mga pusa or puppies or mga small breed ng mga aso. 2 to 3 tablespoon naman sa mga adult or medium to large breed na mga aso. Kung may access naman tayo sa mga veterinary clinic, may mga probiotic na rin talaga na formulated for pets. So, mas maganda kung iyon na lang ang gagamitin ninyo.
Pang-apat na remedyo ay ikulong o itali ang aso, no, at magbigay ng anti-coprophagia supplement, no. So kung ang alaga ninyo ay nakakawala yan at mahilig mangalkal ng basura, mainam na itali o ikulong nyo na lang talaga para wala na silang access sa anumang maruruming pagkain, no. At sa mga aso naman na kumakain ng pupo, merong nabibili na anti-coprophagia supplement sa mga veterinary clinics. So bigyan niyo po sila nito para makorek yung coprophagic behavior ng iyong alaga. At panghuli, apple cider vinegar, or kung wala kayong apple cider vinegar, pwede na rin ang pure and natural coconut vinegar, no. Ang gagawin niyo dito ay ihalo niyo lang sa tubig inumin, no. So mga 1 to 3 ml vinegar sa bawat litrong tubig, kaunti lang para hindi naman masyadong maasim, at iinumin pa rin ng pet ang tubig inumin niya. Okay, so kung mabaho ang bibig ng iyong alaga at hindi niyo pa madala sa veterinary, so subukan niyo lang ang mga suggestion ko na ito. Ngunit kung wala talagang improvement, ay ipasurin nyo na lang talaga ang inyong alaga sa vet, no. Baka may internal disease pala talaga yan, or baka kailangan na pala ng dental procedure. So no choice, kailangan nyo talaga na sumangguni sa veterinaryo. Okay, so yan lang po muna. I hope may natutunan po muli kayo sa video ko na ito, at salamat muli sa inyong oras at panonood.